Hello! Good afternoon mga kapasyon. Magandang hapon. Nandito si Madam Rodaline. Galing pa sa Naik. Dumayo pa siya sa akin. So kahit na taga-Cavite siya, malayo rin distance papunta dito sa akin. So hindi naman siya magsisisi kasi ginawa na natin ating paraan yung solution sa motor niya. So isa sa mga solution na concern niya na solution na natin yung hirap mag-start, no? Nakakatatlong po start bago mag-start, minsan manamamatay pa. So ang solution dyan, katulad yung sinasabi sa inyo, may video na ako pagmamodify ng spark plug, meron na ako doon. Tapos modification ng ignition coil, no? Maglalagay tayo ng wire strap. Isa yon sa mga pwedeng makatulong para masolusyonan yung problema niyo sa push sa motor niyo para hindi hirap mag-start. No, ayun yung mga ginawa namin sa motor niya. Yung motor niya, resipasyon din. So, tapos sa mga switch, yan, isa sa mga problema, pag umuulan, pag naulanan lang, ayaw na mag-start. No? Ang solution dyan, may video na rin ako, panoorin nyo, kasi maglagay na ng konting grasa. O kaya langis. Mas maganda nga grasa kasi mas matagal ang bisa ng grasa. Konting-konting grasa lang. Lagay nyo lang yung sa mga pin. Mga socket. Sa socket ng socket ng mga switch. Lagay nyo lang yung konting-konti lang. Para hindi kayo nag-worry pag umuulan. Paano kung laging umuulan? Wala na. Hindi na. Tirik na kayo. Kaya, yun yung sa mga solusyon. Kaya hindi yung big deal yung mga ganyang problema sa resipasyon. Okay? So, ano pa ba? Linis pang gilid, sir. Oo, pang gilid. Yun, naglilis kami ng pang gilid niya. So, yun lang. Kasi, iyan yun kasi, ilolong drive niya to, ibabiyahin niya ng Quezon. Tama ba? Quezon ba? Opo. Oh, Quezon. Ibabiyahin niya raw ng Quezon, ha? Kaya, lakas ang loob niya. Quezon. Yun. Samata ka, Quezon. Yan, may mga makapasok din tayo dyan sa Quezon. Okay. Ano ba pang ginawa natin dyan? Ayun, to. Pagtotoo ng carburetor, isa sa mga tips ay. Ito. Sinasabi ko nga sa inyo, kung tipid lang din ng pag-uusapan sa gas, mas recommended ko yung stock. O kaya mag XRM110 na lang kayo. No? Mas matipid yun. Lalo na ngayon ang mahal ng gas. Okay? Ba? Tapos magpapalit kayo ng malaking carburetor. No? Iba dyan, nagpapalit ng 24mm. O kaya D-type. Walang problema pagpalit ng D-type basta yung ipakakabit nyo sa talagang marunong magtono. Kasi kung ikakabit nyo lang talaga, baka magsisi kayo. Sabihin nyo, kaya huwag kayong masyadong magpapaniwala sa sabi-sabi o magkabit ng ganito. Ang D-type, titipid yan. Titipid ang D-type kapag tinono ng maayos. Okay? Kung wala kayong gagawin dyan, kakabit nyo lang, mas malakas pa yan sa stock. Okay? Kung sa tipid, sa gas, mas matipid yung stock o kaya XRM110 kasi mas maliit yung carburetor, mas matipid sa gas. Pag nilalakihan mo yung carburetor, mas lumalakas sa gas katulad ng D-type, no? 24mm yun. So hindi naman porke D-type ay hindi na matipid sa gas. Nasa gumagawa yan. Kung paano niya itutono, kung paano yung mga adjustment na gagawin niya. Okay? So, ano pa ba? Yan, naglinis din kami. Naglinis din kami ng brake caliper, mga kapasya. Isa to sa mga preventive maintenance na tinuturo ko sa inyo. May video na ako dyan. No? Lalo ngayon, maulan ng panahon, kailangan naglilinis kayo ng brake caliper. Linis lang yan, tsaka konting grasa. Tsaka dito, ito madalas to yung bearing dito. Madalas yan dyan, yan, sa part na yan. Madalas yan. Lalong maulan, tapos malimit kayo dumaan sa baha. Isa yan sa nagiging problema. Okay? Lagyan nyo rin ng grasa o kaya kung hindi nyo kayang lagyan ng grasa, patak-patakan nyo lang dito ng langis, no, kahit anong langis, gear oil o yung mga used oil nyo, pwede yan, o kaya yung natira nyong engine oil, pwede yan. Okay, so ano pa ba? Kailangan ilang minuto na pa ako? Oh, 4 minutes pa lang. Okay. Sir, yung sa may spark plug, nasabi nga. Spark plug. Nasabi ko na yan sa spark plug. Pag bumutay mo yung spark plug. So, kasi ang spark plug, pag masyadong malapit doon, sa nakalimutan kong tawag doon sa dulo. Basta yan. Yung pinaka-clearance niya sa spark plug.
pag masyadong malapit yun, mahihirapan talaga mag-start yung motor. So, ang ginawa ko sa kanya, modification ng spark plug. So, yun. Meron naman akong video, panoorin nyo. So, yun lang. Then, the rest, preventive maintenance. Nanilinis ko yung makina niya. Sobrang dupi. Okay? So, pinasabi ko sa inyo, hindi lang change, walang dapat natin matutunan. So, dapat mas simpleng preventive maintenance sa paglilinis ng motor. Napaka-importante yan. Okay? So, ayan. Si, sticker ka pa na yan, ha? Ibubok pa. Ayan. So ayan, si Madam Rodeline, okay na kami, okay ng motor niya, at sana nagawa na, masatisfied siya sa ginawa nating solution sa kanyang problema super na kanyang set, motor. Okay? So, ilang, bye-bye, peace out!